Hello mga kabayan! Andito po tayo ngayon sa Aljamahel, located at Ashman. Ako na po si G. From Caloocan, Philippines. And then I'm Victor from Nueva Ecija, Philippines. Okay guys, ngayon ito po kayo namin sa aming mounting shop. Para talakayan yung mga ino-offer dito sa Aljamahel Car Polishing. So, andito muli si Kuya Z. Okay mga kababayan. So, ngayon na meron tayong kunting interview. Yeah, mag-interview tayo mga kababayan. So, kung paano nga ba ginagawa or kung ano yung mga offer dito sa Aljamahel Car Polishing. So, handa ka na ba Kuya Z? Okay, ano ba mga katanungan yan? Sana kaya kong sagutin. Yeah. So, matagal na po pala siya dito mga 5 years. Yeah, 5 years in service. Wow. So, bago pa lang dito. So, nga pala po. Kaya, siguro, sige, okay lang malalaman mo. Mas maganda rin malalaman mo yung mga trabaho na meron ako dito. Mm-hmm. Ako po yung parang, from the start, hindi ko talaga siya gusto. Mm-hmm. Nung time na hindi ko pa talaga siya alam. Pero nung time na, alam nyo ba na nag-start ako, hindi ako nag-start sa ganitong, ganitong, So, nagsimula ka pala sa hindi. Nagsimula talaga ako. Akala mo na, alam mo ba na discover ako ng boss ko dati sa hospital. Ngayon, So paano ginawa niya? So ngayon, ang nangyari, yung brother ng boss ko, nilabas niya ako dun sa, ano na yun? Hospital. Sa hospital. Tapos ngayon, sabi niya, inoperan niya ako ng ganito, kung willing ba daw ako mag-train na para ganito, kung may idea ba daw ako na car polishing, tint, ganun. Sabi ko, wala pa akong idea kung ano yung mga bagay na yun. Kasi baka alam ko, pag sinasabi natin na ceramic, ang alam ko ceramic, yun yung nasa sahig natin, di ba? Ganun po yun, di ba? Pero nung time na nanon ko na talaga siya, kung ano yung bakit, yung tires nilalagay sa sasakyan. So, nag-iisip ka ngayon. Nung time na nagkaroon akong idea, yun. Parang, dati nagtrabaho ko sa hospital bilang doon sa receptionist. Parang naengganyo ako na magti-training, kaya ginagrab ko 'yun. So, ngayon nandito na ako sa 5 years in service. Years, tagal so, ngayon. So ngayon, sige, start tayo kung ano mga tanong. Tara, mag-start na tayo. Kinakabahan ako sa tatanong mo. Sorry. Tema delete naman po ito. Since 5 years ka na po dito, so magtatanong po tayo muli. Number 1, ano ba yung mga ginagawa or offer ng nano ceramic coating? Actually, ang nano ceramic coating, ang step talaga ako nang gagawin noon, i-prepare mo muna yung sasakyan bago natin lagyan ng nano ceramic. Una noon, siyempre linisin muna, iwasing muna siya. After no sa iwasing, i-clay muna siya kung talagang kailangan mo siya. Kasi may sasakyan kasi na katulad dito sa area natin, dito sa UAE. Sa UAE kasi masyadong malikabok. So ngayon ang alikabok kasi, so nag-aano kasi yun, dumidikit sa body ng sasakyan. So ngayon, yung mga buhangin-buhangin na yun, kailangan natin tanggalin muna bago natin ipapalis. Kasi kung nanatiling nandun yun, ang scratch, kung nagpinipalis mo siya, nag-create ng scratch yun. So, after nung... Kaya pumapangit yung sasakyan. Hindi naman talagang pumapangit siya. Pero, gas. Hindi talaga siya magandang ang ano. Pero ngayon, para malalaman sa mga taong hindi nakakaalam, sa mga taong parang wala pang idea kung bakit, ano yung ceramic, kung ano yung mga itong bagay, madaming proseso bago matapos para ma-applyan ang ceramic, nano-ceramic kung tawagin. Karamihan na nakakaalam nano-ceramic. Maraming klase ang nano-ceramic. Nano-ceramic is known as in nano, pero maraming klase kung anong nano yun. So ngayon, sabihin natin, start natin, i-clean muna natin yung sasakyan, after nun, ipapalis, titingnan natin kung okay na yun. So, kung ang sasakyan mo ay maraming scratch, mayroong klase din ng compound na ginagamit na para maging mawala yung scratch. May klase kasi yung may klase ng scratch na mild at saka deep scratch. So
i-ano natin sa direct muna natin, pero next time pag halimbawa na no, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung paano yung proseso, ano mga ginagamit na yun. Tapos ipapakita natin yung kung paano siya gumawa, kung paano kami gumawa also. Oh, sige, okay. Yun tapos, po yun. Number two na po tayo. Window tinting film. Ang window tinting film, maraming klaseng window tinting film. Merong nano tinting din. May nano, meron din sa ceramic na para sa sasakyan, bali ng sasakyan. Pero dito, meron din sa tinting na nano, meron din sa ceramic, kung tawagin sa atin. Maraming klase, maraming brand. Pero ang ano lang doon, yung percentage at saka yung heat protection na kinakabit natin. May percent na yon, may 20, may 10, 10%, start tayo dun sa 10%, 20%, 30%, and 50%, 70%. Ngayon dito sa Alzamahir, ang binibigay ko lang na, ang in-advise ko lang, kasi dito din ang karamihan naman sa mga tao nag-ano dito, hindi naman masyadong low kasi sa panahon ngayon dahil sa crisis, naghanap yung mga customer ng medyo mura. So, ang ginagawa ko, US made lang yung sa amin. Akin pala. Okay. And then, number three, interior detailing. Okay, interior detailing, nakadepende naman yun sa ano. Ang interior detailing, tinatawag na ano yun, deep cleaning. Parang inano mo siya, ni-restore mo yung loob ng sasakyan. Kunyari, parang car wash. Oo, car wash. Pero hindi actually naman. Ang deep cleaning kasi niyan, ang car wash kasi is normal lang kasi yung ang car wash kasi body lang yun eh. Pero pagdating sa ang sa car wash kasi normally pag car wash body, then after that one ang loob, complementary na lang yan na para ma-amaze din yung customer na babalik dito na paraan. Pero ang deep interior cleaning, i-restore kung ano yung mayroon sa loob na ang dumi, siyempre mayroong sasakyan na, kunyari, family car. May mga bata, may mga nanay na nagdadala ng napalili doon, natatapon yung mga gatas. Usually na na-encounter ko yun na yung gatas na natapon sa sasakyan, naging malangkit yun. Tapos naging itin na akala mo, na di mo maintindi ko nang sabihin kasi baka mama, yung nanonood sa atin baka may kumakain ng lidiri. Pero sa totoo lang, may mga talaga na. Oo. Tapos, ganun talaga yun. Tapos, as in, deep clean, lahat na sa mailalim, mga kasulok-sulukan ng buong sasakyan, mga i-ano yun. Oh, ituturo niyo po sa akin yan. Oh, lahat ng mga na itatanong mo, yeah, isa-isa natin kung paano ginagawa, paano pinaprocess. Ito po, natapos na po kami. So, na-discuss ko na po sa kanya, kay Brick, kasamang Brick, na kung paano ipaprocess yung mga tanongan niya tulad ng pag-ceramic ng sasakyan. So, sa susunod na video namin, i-explain or ipapakita ko po kung paano ipaprocess yung step by step. So, ikaw, anong masasabi mo na? So, ipapakita na lang namin yung video kung paano ginagawa yung ceramic tapos yung iba pang car polishing dito sa Algemeyer car polishing. Okay. So, sana subaybayan niyo po kami at i-follow niyo po kami yung aming vlog. Yes. Para... This is our first vlog here in UAE Edgemont. So, sana subscribe. Para niyo po kami para mag-grow po yung aming channel. Thank you. Thank you po. Bye-bye.